Patuloy na kinikilala ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa mga natatangi at mahusay nitong mga programa na ipinatutupad sa lalawigan sa ilalim ng liderato ni Governor David C. Suarez. Sa flag raising ceremony nitong nakaraang Lunes, isinagawa sa Quezon Convention Center ang recertification ceremony ng lalawigan bilang Gender and Development Local Learning Hub ng Philippine Commission on Women. Binigyang pagkilala rin ang ilang mga programa sa lalawigan tulad ng Quezon Sustainable Community-Based Greening Program at Lingap Kalusugan para sa barangay. Para kay Provincial Administrator Romulo Edaño Jr., maituturing na isang makasaysayang pangyayari ang pagkilala sa PIGAD Office ng Lalawigan bilang Local Learning Hub sa pangunguna ni Ginang Ofelia Palayan. Sa lumuyan ay hindi tumitigil yung ating mga bumibisitang mga lalawigan at iba pa pong mga local government units upang mag-research at magsaliksik ng mga istorya sa likod po ng isang matumpay na gender and development program. At yan po, bilang isang local learning hub, ay maituturing po natin isang napakalaking programang maaaring patuloy na sinusundan ng iba pang mga pamahalaang lokal. Ito pong mga ganitong uri ng validation, ganitong uri po ng mga contest ay hindi lamang po para makuha po natin ang isang plaque o pagkilala, kung hindi po patuloy po itong pag-aaral kung paano pa natin mas ma-improve yung mga programa natin, sapagkat sa mga validation, lumalabas ang ilan po sa mga strength, gayon din ang mga weaknesses ng mga program na maaari po natin patuloy na isulong dito po sa ating nanlalawigan ng Quezon. At kami po, sa bahagi po ng Executive Department at sa sangguniang panlalawigan po, nandito po si Bukal Doray Tan, kasama po si Vice Governor Sam Nantes, ay patuloy na magsusulong ng mga programang ganito, hindi lamang para makatanggap ng award, bagkus po para po sa kagalingan ng ating buong lalawigan. Ang good governance ay isa lamang pong aspeto ng prioridad ng administrasyon ni Governor Suarez, pero sa pangkalahatan po, ang napakalaking hamon para po maiangat ang antas ng pamumuhay sa ating lalawigan, yan po ang tunay na pinagtutuunan ng pansin ni Governor David J.J. Suarez. Ayon naman kay Philippine Commission on Women Executive Director Emeline Verzosa, tunay na kahanga-hanga ang mga proyektong ipinatutupad sa lalawigan ng Quezon. Aniya, naniniwala siya sa kagalingang taglay ng lalawigan pagdating sa mga sustainableng programang ipinatutupad dito. Tuwing pupunta ko dito sa Quezon, gustong-gusto ko po kasi ako po ang nai-inspire sa inyong mga proyekto. Baliktad po, kung minsan ang gusto nyo, kayo ay mai-inspire. Pero actually, sa pagtingin at sa pag-usisa ng inyong mga proyekto, kami po sa Maynila ang talagang nai-inspire. Ang PCW po ay isang policy-making body, kung kaya't inaasahan mo namin yung mga LGU na talagang nagpo-produce ng mga konkretong mga outcomes at results sa pagpapatupad ng mga iba't ibang mga batas na aming pinapapasa sa Kongreso. So, I have found that among its other benefits, giving liberates the soul of the giver. Yan ang quote from Maya Angelou. I have found that among its other benefits, giving liberates the soul of the giver. At nakita ko dito na talagang very active ang pamamahagi, hindi lang ng mga heads ng inyong provincial departments, kundi yung buong community organizations and people's organizations of Quezon. Talagang yung spirit of volunteerism ay buhay na buhay. At yun po ang nagpapalaya sa buhay natin bilang mamamayan dito sa Pilipinas. So the Philippine Commission on Women will continue to work very closely with the province of Quezon. If I know that you have received a lot of technical assistance from us,
So that we're asking you now to help in the provision of technical assistance to other local government units. That's why this is a local learning hub. And we'd like to learn more from you so that we can improve the work at the national level. Bilang pangwakas, nagpasalamat si Board Member Rodora Tan sa tanggapan ng Philippine Commission on Women sa pagbibigay ng pagkilala sa lalawigan. We owe it greatly to the province of or the Philippine Commission on Women who opened the gender development door for us and guided us all the way in the advancement of women. Thank you, Director, the Executive Director Emeline Versosa, and the rest of PCW staff. The Provincial Government of Quezon is again grateful and honored to be reaccredited as a local learning hub. As the chairperson of Sangguniang Panlalawigan Committee on Women's and Family and Gender and Development, I want to express my commitment and continued support to the program's policy formulation and the overall function of the PGAD office. We have been with you in the promotion of women empowerment, including women economic empowerment and gender equality. Ganun din po ang ating tagapangulo ng Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor Sam Nantes. At sa ating lahat, mabuhay, congratulations, at magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga pagkilalang patuloy na nakakamit ng Quezon at alinsunod sa kanyang next 3 best 3 years ng panunukulan, naniniwala si Governor Suarez na unti-unting mapapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga Quezonian sa tulong ng mga sustainable at progresibong programa na ipinatutupad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dana Regodon, Kapitolyo, para sa Tao.